Hello po mga friend. Ito po ang inyong lingkod. Si Aponol 911. Magandang umaga po dyan sa inyong lahat. Hapon ba nung gabi, tanghali ba no, anong oras man dyan sa inyo. Magandang araw po. Ngayon po, ako po ay isang retired person na matatang taon ng retired at ang aking asawa. Ganito po ang aming buhay dito sa Amerika. Ito po, inyo na lang kung panoorin kung ano ang tunay na buhay ng mga senior citizen dito sa Amerika. Okay, let's go! Yan po ang ginagawa namin mag-asawa sa tuwing umaga. Mag-atid na mga po sa eskwelahan. Tapos, maya-maya, susundo na naman ulit. Yan po ang mga trabaho ng mga retired na matatanda na rito sa Amerika. Hindi pa naman masyadong matanda. Nasa ano lang, nasa katamtamang edad pa lang. Nasa 68 pa lang ako. Ang asawa ko, 63 pa lang. Kaya ito, nag-retired ako 4 years ago. Ito na ang ginagawa ko. Magluto ng ano, pagkain ng mga bata sa umaga bago umalis. Almusal. Pagdating sa eskwelahan. Tapos, pagdating ng mga bandang alas 2 at alas 3, susundo na naman. Abang ang asawa ko, naglilinis naman ng bahay. Yan ang aming retirement. Oh, yan po ang inyong... ito pa pala asawa ko, nasabi ko. Si ano po yan? Ang pangalan niya si Elizabeth. Ayan po. At ang inyong lingkod, si Aponol, Noli kung tawagin. Ayan. Ayan po. Ngayon, ito. Medyo maglilibot-libot muna kami. Pagkatid sa mga bata at kaming dalawa lang sa bahay ngayon. Wala na kaming magawa eh. Wala na magabulan kami doon sa loob ng bahay. Eh, hindi na kami pwedeng magabulan dahil sa sobra ng tanda. Tanda na ba? Yeah. Hindi pa naman eh. Okay lang eh. Di ba? Kalabaw lang ang tumatanda. Kami, tuhod lang ang tumatanda sa amin. Kaya ito po, magliliwaliw muna kami. Magbibili ng kape. Magkakape-kape. Okay, yan po. Ito po muli ang inyong lingkod. Ito po, pauwi na kami. Ito po ang dami papunta sa amin. Malamig na kayo dito sa amin at umuulan. Ayan. Oh, ayan. Ayan po. Baka may yelo po rito. Maraming nakalat na hayop dyan tulad ng mga moose. Kalat yan ang umus, kaya pag nagmamadayo ka rito ng gabi na may yelo, dapat very alert ka. Yan. Kasi pag nabanggambi yung moose, o kaya may tumakbong usa dyan, yung deer, ay kahit na mamatay yung deer, wasak din yung sasakyan mo. Dahil yung deer dito po sa amin, singlaki ng mga kabayo. Malalaki. O, bukod dyan, mayroong pang bear. Ito po, papunta na po sa amin yan. Parang ano, parang... Sa ngayon po, wala pang di pa bumagsak yung yelo. Yung unang bumagsak na yelo nung nakaraang linggo wet snow. Madali siyang natunaw. Ayan. Pagka wet snow, madali siyang matunaw.
Pero mga bandang December niyan, pag sumunod-sunod na yung snow, hindi nyo na po maano yan. Hindi nyo na po matutunaw kahit biligin nyo ng mainit na tubig. Yan, kahit biligin nyo ng mainit na tubig, hindi na matutunaw. Kaya, papalahin nyo na lang at snow blower nyo para dalhin sa tabi. Ayan po, lapit namin sa bahay namin. Ito po yung subdivision namin. Tawag po dito subdivision namin West Park Subdivision. Ayan, yan po mga bago pa mga bahay dito. Di pa po masyadong marami. Ayan, may kasalubong pa din truck. Ayan, masali. Palikurin pala siya. Ito po, malapit namin sa bahay namin. Ayan po. Ayan po yung bahay namin. Ayan. Ayan po yung kotse ng isa kong apo. Ayan po. Naglagan na yung mga daon dun. Sa... Dahil fall na eh, naglaglag na yung daon. Makakalbo na yung ano niyan, yung alaman. Ay yung mga trees. Ayan po, daming daon na naglaglagan. Ayan, yung puno, wala nang daon niyan dahil pa-winter na. Ayan. Ayan po. Ayan po ang aming bahay. Ayan. Meron siyang 3-car garage. Ayan. Ayan. Yan po kay actually sa anak ko na yan na sundalo. Yung sa aming bahay may umuupa dahil wala na kaming pambayad dahil retired na kami. Kaya yan po. Ayan. Sunod-sunod na ano niyan. Kasi pag retired ka po, isa na lang yung cheque mo. Di ka tulad nagtatrabaho ka, dala-dalawa pa yung cheque mo. Eh ngayon, isa na lang. Eh yung mga bahay dito, mahal. Pag binayaran mo yung bahay dito, ang isang buwan mo, nasa 2,500. Ito po ang aming neighborhood. May mga dekorasyon ng pang Halloween. Yan, neighborhood namin. Yan po, ang sinasabi ko sa inyo, kalat pagka fall na. Puro dahon na sa yung laglagan na yung dahon. At pati mga puno, kalbo na. Yan, yung pine tree lang hindi nakakalbo. Yan po, tinam nyo, sukal. Marami na naman akong tatalbawin pag uminit-init. Ayan, ayan po. Ayan. Ayan, ito po ang aming harapan ng bahay namin. Ayan. May ilaw pa. Ayan po. Ayan. Medyo malaki na konti dahil yung anak namin sundalo ang nagpagawa nito eh. Yung sa aming pambahay maliit lang, 2-car garage lang yun. Ayan po ang loob ng bahay, puro karton. Puro kaon po yan, ayan. Ayan yung mga bisikleta, nagsabitan. Dahil hindi na pwedeng gamitin. Ayan po, ang daming gamit. Dapat nang mapadala ito sa Pilipinas. Para mapakinabangan ng kung sino-sinong tao ron. Pagkano po, dinodonate namin to sa ano eh, sa mga lalo na pag may bagyo-bagyo. Yan po, dinodonate namin yan, yung mga pinaglaki ang damit ng mga bata, mga kasangkapang di na ginagamit, mga sapatos na pinaglakihan ng mga bata. Ayan, napakaraming sapatos. Ayan, ayan po. Ayan po, ang loob ng aming bahay. Ito na, papasok na kami. Ayan. Ayan po ang aking esposa. Binuksan na yung ilaw. Baka raw ako mahulog. You're funny. Sabi niya, pani raw ako. Eh, pangalan ko Noli, hindi naman pani. Jok. Ayan po, jok.
Ayan. Jok, jok, jok. You are funny. Ito po. Papasok na ako sa loob ng bahay. Ito po, loob ng bahay namin. Ayan. Nandun po mga kwarto, papunta sa taas. Ito po ang aming kusina. Ayan, ito po ang aming kusina. Parang bar. Ito po ang aming family room. Iniwan na naman ang bata niya kasi yung TV. Alam mo, mayayaman. Ayan, ang aming backyard. Ayan po ang aming backyard. Yan. Yan po ang aming backyard. Itong neighborhood sa backyard. Ayun yung trampoline ng mga bata. Yan din pong ginawa kong bodega. Ayun. Yan. Sige po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood ulit.